Nananatiling bumaba ang presyo ng palay sa bansa na ikinababahala ng mga magsasaka. Sa ngayon, nasa 12 hanggang 13 pesos ang bilihan ng wet o fresh palay sa Nueva Ecija. May report si Eden Santos. Nananatiling mababa ang presyo ng palay sa harap ng implementasyon ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Ito ang inihayag ng isang magsasaka sa isinagawang press briefing ukol sa RCEF ng ilang implementing institutions na pinangunahan ni Agriculture Secretary William Dar. Ayon kay Jerry Esteban, farm owner sa Laur, Nueva Ecija at trainer ng RCEF, nasa 12 hanggang 13 pesos ang bilihan ng wet o fresh palay sa kanilang lalawigan. Anya, taliwas ito sa 17 pesos kada kilo ng wet o fresh palay at 20 pesos para sa tuyong palay sa Isabela. Kanina, gusto kong mag-comment dahil 17 pesos ang fresh na bili nila. Pero sa Nueva Ecija, ang price is 13 pesos wet fresh sa bukid niya. Ngayon, sana kung ang presyo ng palay is 13, sana ang presyo ng bigas is kalahati is 26 lang. Parang hindi naging balanse. Ngayon, malungkot na kami, malungkot pa rin ang consumer. Sana maibigay din sa consumer kung magkano yung presyo ng palay, sana ang presyo rin ng bigas is bumaba. Hiling din ito sa DA na sana ay lahat ng lehitimong magsasaka ay maging benepisyaryo ng RCEF kahit isang ektarya o higit pa ang kanilang lupang sinasaka. Yung RCEF, below 1 hectare is nakakakuha ng assistant. Tapos kami, pag in-interview, dapat wala kang professional ang iyong sinasaka less than 1 hectare. Tapos hindi kami nasama doon sa programa. Ganon. Sana lahat, walang... Ibig sabihin, walang sinusunod, basta ito'y magsasaka. Lihitin mo magsasaka at nakatala doon sa programa. Aminado naman si Dar na hindi pa mararamdaman ang epekto ng RCEF dahil magsisimula pa lang ang implementasyon nito. Yung RCEF ay nag-uumpisa, madam. So, wala pang epekto yon. Muli rin itong iginiit na malabong taasan ng taripa sa harap ng pagdagsa ng imported na bigas sa bansa gaya ng hiling ng magsasaka party list. Kasi inumpisan namin yung investigation and before any decision, we presented and discussed this in the cabinet. The cabinet did not support that idea. And instead set up 3 billion pesos for cash assistance for rice farmers. Binigyan din naman ng PhilRice na isa sa implementing institution na hindi pagbaba ng presyo ng bigas ang target ng RCEF, kundi ang pagtaas ng produksyon ng palay ng mga magsasaka. Para sa Eagle News, Eden Santos, IMO.